Tindeng, baka pag-usap pa kayo ng anak mo. Ano na pag-usapan niyo? Ngayon alam ko na ang tunay na nararamdaman ni Marites para sa apo ko. Ako na lang ang kakampi niya. Huwag mong sabihin niyang tindi. Totoo yun, Noy. Pati mga magulang niya, tinalikuran na siya. Pero hindi ko susukuan si Tanggol. Dahil alam kong may mga dahilan kung bakit na nagawa lahat ang pinaparatang sa kanya. Guys, na to. Salamat, ha. David, nasaan ka na? Kailangan mong planong umuwi. Eh, tayo pasensya na. Eh, nagkaroon kami ng extension sa deal namin eh. Pupunta kami ng Davao. May darating kasi na luxury car. Ano? David, parang hindi ko na nagugusto yung nangyayari sa'yo. Pinayagan kita magtrabaho sa kondisyon na hindi mo papabayaan ang pag-aaral mo. Tapos nag-iwan ka pa dito ng responsibilidad. Tay, pasensya na. Huwag na kayong magalit sa akin. Babawi ako sa inyo. Promise. Ginagawa ko naman ito para sa kinabukasan namin ni Camille. Tay, pasensya na ha. May problema ba? Parang mahinit ulo niya eh. Kanina kasi nalaman ko na nakakalabas-labas si Tanggol sa kulungan. Ano tay? Paano po nangyayari yun? Hindi ko pa alam. Iimbestigahan ko pa. Nakakalabas siya sa correctional para kumuha ng krimen. Si Tanggol ang pinakihinalaan ko na tumira dun sa grupo ng Red Phoenix. Walang yan, Tanggol talaga na yan eh. Kinakalat pa rin niya yung kademonyo niya kahit nakakulong siya. Walang-wala na talagang pag-asa yung kuya mo. Halang na yung bituka. Mabuti nga, tay. Alamin niyo yung katotohanan. Para mas kayo mga tumutulong sa kanya, managot sa krimen nila. Sige. Magising ka ba? Wala. Kausap ko yung anak mo si David. Nasa Davao daw siya. Kamusta? Kailan daw siya uuwi? Di parang siya sigurado eh. Ayan ko ba dun? Importante lang naman sa akin yung matino yung ginagawa niya at makapagtapos siya ng pag-aaral. Pero mabuti naman na okay yung kalagayan niya, no? Tulog ka na. Rigor, pwede ba tayo mag-usap tungkol kay Tanggol? Bakit na naman? Ano, nilasa na naman ng nanay mong utak mo para kumampi kay Tanggol? Hindi, hindi yun. Yung sinasabi mong investigasyon mo, kung sakali talagang mapatunayan na may pananagutan yung mga opisyalis sa koreksyonal, kung mapatunayan mo, mapaparusahan ba talaga sila?
Tapos, pag nangyari yun, matitigil ba yung paglabas-labas ni Tanggol? Yung inutusan siya para pumatay? Oo. Pero kilala mo yung anak mo, Marites. Halang ang bituka nun. Gagawa at gagawa pa rin ng mali yun. Pero ang importante sa akin ngayon, yung mapanagot ko yung mga opisyalis ng koreksyonal. Oo, pero yun yung paraan, di ba? Yun yung paraan para talaga matulungan na natin si Tanggol na tumino. Marites, yun lang ang tanging paraan. Wala nang iba. Tulong na tayo. Hindi ka makatulog. Nahirapan ako. Ako din eh. Siguro kasi ang dami nating ginawa ngayon ng araw, kaya ang dami gumugulo sa isip natin. Hindi, Tart. Parang hindi ako mapakali. Ang bigat ng dibdib ko, parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko parang may nangyaring hindi maganda. Yan ang nararamdaman ko ngayon eh. Sana kaya simukan ngayon. Paano ba kaya siya tinatrato ni Alberto kayo? Ang hirap ng ganito. Ang hirap, Tart. Sana makasama na natin siya. Sana makita na natin si Mokami. Ang hirap. Hindi natin alam kung nasaan na siya. Hindi natin alam kung ano na kalagayan siya. Madam. Kamusta ang lakad nyo? Madam, nasundan namin sila si Berino. Nagpunta sila sa ospital. Pero syempre, wala naman sila makukuha impormasyon dun. Oo, madam. Hindi sila makagalaw dahil mainit pa yung barilan sa estasyon ng tren. Maraming rumorondang pulis, madam. Niloloko lang ni Ramon ang sarili niya. Hindi niya na makikita si Monique. Dahil sigurado ako, nilibing na yun ni Tanggol. Eh, madam, paano kung hinahanap na tayo ni Tanggol? Eh, di mabuti. Hanapin niya. Wala naman siyang ibang nakita nung binaril ko si Monique, kundi si Ramon. Sigurado ako magpapataya na yung mag-amang yan kapag nagkita sila. Pero madam, kailangan pa rin natin mahanap kung nasa si Tanggol. Para malaman natin kung paano laruin yung dalawang yun. At madam, kailangan natin malaman kung paano siya nakakalabas. Di kaya may paborin sa loob ng kulungan. Dahil kung ganun, madam, baka may kakampi na siya sa loob. Baka kaya ayaw ni Balato kong ibigay sa inyo si Tanggol. Kasi pinakikinabangan nila. Hindi kaya, madam?
Aalamin ko ang totoo. Hindi pwedeng walang butas yung dimagiba na yan. Chief, tumatawag yung kontak ko na gustong pumatay kay Tanggol. Anong gagawin natin? Wala. Huwag mo sagutin. Ang dami-dami nating inaasikaso ditong problema dahil sa ginawa ni Tanggol. Pagkatapos ng mga kalokohang pinagagawa ni Tanggol at naayos ang lahat, at saka natin balikan yung kliyente mo. Ang palatukan to, ah. Sigurado ako hindi pa nakababalik sa loob si Tanggol, kaya ayaw sagutin ang tawag ko. Sigurado yan, madam. Paga. Ano, may impormasyon ka na tungkol kay Tanggol? Wala. Hindi sumasagot ang kontak ko sa loob. Hina mo naman? Hina naman ang kontak mo. Unaan pa kita. Tinawagan ako ng tatay ko tungkol kay Tanggol. Kaya alam ko na kung paano nakakalabas-pasok ng kulungan yung demonyo na yan. Ha? Ha? Paano? Paano? Iniimbestiga ng tatay ko kung sino pumatay ng Red Phoenix. Ang inala niya, si Tanggol lang tumumba sa kanila. Mukhang sangkot ang mga opisyalis ng kulungan. Mukhang sila ang nagpapalabas kay Tanggol at nagpapatay ng tao. Kaya kung ako sa'yo, ha? Ayus-ayusin mo yung mga tauhan mo. Pagpatanga-tanga. Noonahan pa sila ng tatay ko. Tumahimik ka. Baka gusto mong tamaan ka na naman sa akin. Ha? Ano sabi mo? Thank you? No. Sa bagong impormasyong binigay mo, nagiging malinaw na sa akin ang lahat. Aalamin ko kung ano ang mga itinatago sa akin ni Nabalatukan. Oh. Very good. Very good, Olga. O nga pala. Matanong ko lang sa'yo. Kung bumalik ng kulungan si Tanggol, bakit di niya kasama si Mokang, no? Bakit kaya? Tinago niya si Monique. Imposible. Imposible yun. Kilala ko yun. Di ba pwedeng babalik yun ng kulungan nang wala si Mokang? Sabihin natin, sa pilita siya pinasok ng kulungan. Pero nasaan si Mokang? Tigil mo na yung pag-iisip mo.
walang mangyayari sa pag-uusisa mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi na natin problema si Monique. Sabi mo eh. You're welcome. Kung totoo ngang ginagamit ng mga opisyales si Tanggol para sa krimen nila, kailangan kong pumunta ng kulungan para malaman ko kung totoo ba yung sinasabi ni David. Saan ka galing? Inausap ko si Chief Espinas. Sinabi ko sa kanya na baka pwede niya pa tayong bigyan ng isa pang misyon. Ano? Tanggol ka katapos na natin sa misyon na. Kasi hihingi ka ng isa. Tanggol. Tanggol, huwag mo nang ituloy yung plano mo. Teng. Sinabi ko na sa'yo wala nang halaga ang buhay ko. Hindi ako matatahimik hanggat di ko na pag-ibig si Mora. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko siya ng katarungan. Delikado yung gagawin mo, Tanggol. Baka malaman ni Chief Espinas yan. Lalo kang paparusahan nun. Alam ko. Pero buo na desisyon ko. Gagawin ko ang lahat para mahanap ko ang tao kung matigay mo ako. Palatukan. Balita. Nakausap ko na yung dalawang pulis na kontak ko. Ito ang files ni Mendoza at saka ni Dimagiba. Ano daw? Malinis naman daw yung dalawa. Pero yung Dimagiba, nasuspindi na raw. Eh, bakit daw? Inireklamo daw dahil sa pagpatay doon kay Ramon Montenegro. Nilabag niya raw ang human rights law. Isipin mo yun. Ramon Montenegro? Di ba yung drug lord na matindi? Yung nakulong tapos tumakas? Siya nga yung chief. Balita ko, malakas ang kapit ng pamilya nun. Mukhang mahihirapan tayo sa Dimagibang yan, ha? Wala tayong makitang butas. Hindi pwede! Kailangan makakita tayo ng mali niya. Para kapag binalikan niya tayo dito at ipagpatuloy niya yung kanyang pag-iimbestiga, meron tayong panlaban sa kanya. Tingnan mo nga naman, Mayor. Mukhang may binabalak na namang di maganda ang grupo ni Tanggol. Walang kadala-dala, no? Huwag lang nilang idadamay ang apo ko.
sa mga pinaplano nila. Kung hindi, malilintikan sila sa akin. Kailangan natin maghanap ng ibang lead para umusad ang investigasyon natin. Nalaman ko lang kaila Tindi. May lalaki kasing nagpunta dito. Nag-iwan ng pera. Sigurado ako si Tanggol yun. Tindi, magsalita ka na. Hindi ko nga siya nakita. Mananagot ang lahat ng sangkot sa lumalang ito. Kung akala mo'y alam mo na ang sikreto ng kanilang kulungan, meron ka pang hindi nalalaman. Kailangan kong pumunta ng kulungan para malaman ko kung ano ang mga itinatago sa akin ni Nabalatukas. Simula ngayong Lunes. Dabas pagibda ka. Mabad ka. Huli ka na, Bong. Ako lang ang makikinabang sa'yo. Hindi yung Tanggol na yun, ha? Tawad mo! Hala, susugurin niya si Bong. Bukulo na naman. FPJ's Batang Quiapo.